Yeah, that's right.
Morning, Leo. Mag-walk through lang ako ng maikli and then pasok. Yes, morning po. Thank you.
pwedeng siya mo niya rin. Ikot tayo sa ayos. Kayo na. Perpendicular roads na hindi sinakop ng paglilinis, inayos naman natin sila. Huwag na huwag silang lalapag sa kali para may madaanan pagkapanahon. Pero Mayor, linawin lang natin. Nung
ipinagbawal niyo talaga yung mga vendor, kabilang po yung Ilaya dun sa mga talagang bawal talaga yung mga vendor, at ngayon pinapayagan niyo na one by one. Hindi. At least kahit pa paano. Ever since may Ilaya. Ah, pinayag, talagang nandito na sila. Nandito na sila. Alright, ano-ano pa po yung mga lugar na pwede ang mga vendor bukod po dun sa mga dito sa Ilaya? Wala, yun lang. Kung nila yung napang tapos sa gabi, yung mga magbubulay, kasi simula naman sa kanto ng Banuna Recto hanggang na Asusyon, darating na yung gulay sa probinsya, magaling ng Northern Luzon, saka Southern Luzon, lalakad na kaya. So, pero, meron tayong pinawi na dalawang lane para yung Cubao de Osoria, kahit gabi na, makaka-U-turn hanggang Asusyon. Kasi yun talagang original na route. Okay, may mga specific, ano po yung specific na conditions po na binigay ninyo dun sa mga pwedeng magtinda na mga vendors? Matulad niyo, Maricia, pagtatawid ka doon sa kabilang Ilaya, nasa Ilaya Tundo tayo, no? Pag tumawid ka sa kabilang Ilaya, Binondo, mauumay ka sa dami ng basura. Ibig sabihin, nagpariwara sila. O mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Okay. Kasi, yun ang penalty nila. Kasi hindi, wala na nga nagpo-otong sa kanila. Inalis ko na nga yung otong. Ang hinihingi ko na lang, yung kanilang mga basura, ilagay nila sa tamang sisidlan. So isa po yun. Kaya kita mo, nagpunta ako doon, doon ako galing. Yung basura ng pang-araw at basura ng pang-gabi, nagsama. Ayun, bulubundukin ang basura. Dito po so, halimbawa, malinis. Pwede sila maswerte, mananatili sila. O eh doon sa kabila, umamya. Kasi ngayon, nangyari na yan sa... Ngayon, yung binibigay sa kanila na pinahihintulutan lang para makapag-pwesto sila. Ayoko yung sukat-sukat na yan. Okay. Alam mo yan, sukat-sukat na yan. Hindi na masusundin yan. Tagal ko na rito sa Divisoria. So ano lang yung kailangan ma-make sure? Yung makakadaan yung mga... Hindi sila pwedeng bumaba. Daan. Halimbawa dito. Yeah, kasi ito, na kalye na ito eh. Oo. Oh. Tingnan mo yung dating sukat nila. Ito po yung dating sukat nila na hanggang dito pwede yung mga pero, vendor. Pero lumabas, ngayon hindi na. Nung araw, hanggang dito. Oo, hindi kaya, nakakadaan ang mga sasakyan. Kaya, so ngayon, ako, may enough space na para makadaan ang mga sasakyan. Hanggang dito na lang sila. Dahil ako, naawa ko sa kanila. O sige, maghanap buhay kayo. Pero mas naawa ko sa edit na nakakarami. Dahil kailangan ito ng tao ba yan. Kaya yung Divisoria, galing ng Caloocan, galing ng Walluna, ang papunta lahat yung dito. Pag-u-turn niya, pabalik. So pag hindi nakakahati yung jeep, ang kawawa mananakay. So para balance ang pagbubugyag, no? Sige, diyan kayo makapag-anap buhay, pero hindi pa rin po pwede ito. Okay, linawin lang natin. If you go to Recto, non-negotiable. Okay, linawin lang natin, Mayor, kasi yung mga ilang mga vendor kanina, nagtatanong sila saan pa sila pwede makapwesto. Yung mga tinanggal ba doon sa ibang mga lugar na sabi ninyo, non-negotiable, pwede ba sila dito sa mga areas na to? As many as possible. Oh, basta hanggat hindi lang sila lalagpas. As many as possible. In fact, if you ask them, mas malaking benta nila. Dati yung nakagawang customer nila, doon pa lang. Kaya ngayon, nakakapasok ang customer nila. O, tapos yung dating 350 nilang binabayaran, may pati. Ako, katulad nung ito, may nangyari pa rin sa just for the record. Yung Carmen Planas, tingnan mo, apat na araw yung pinagtinda. Bakit? Eh yung vendor mismo nagbibigay ng kotong. Anong day lang? Eh may papakuha raw si chairman. Papakuha raw si kagawad. O sila mismo nag-i-expose sa sarili nila. Sabi ko, hindi naman si chairman, hindi naman si kagawad ang nagbibigay ng paipunan sa inyo, pamahalaan. So, bakit nagbibigay pa rin kayo ng mga above doon sa dapat nilang binabayaran? Sila pinaproteksyonan ko, ayaw naman nila proteksyonan ang sarili nila. O di nabulok lahat ang prutas nila, apat na araw sa Carmen Planas, hindi sila nakapagpinta. O noong Sabado, nakikisuyo sila. O susunod na raw sila sa pamahalaang lungsod. Ayun, nakapagtinda na sila ulit. So ang sinasabi natin dito, tolonggesan dito eh. O, talagang it's either sumunod na lang sila, makapaghanap buhay sila ng maayos, maglinis sila, hayaan nilang ang tao makadaan dahil ginagamit ng tao. Huwag silang pupunta sa lugar na hindi makakapamuhay, live and let live.
Okay. May mga specific na oras lang po ba kayo na pinapayagan sila? O 24 hours, pwede silang magbenta rito? Manawa sila. Basta malinis, maayos. Sumunod sila. Sa, huwag silang abuso. May nakatingin o wala. O may nagbabantay o wala. Kailangan na siguro panahon naman na, na magpuhusang disiplina sila. Ang parusa na ibibigay niyo po doon sa mga hindi susunod? Wala na ba yun? Katulad yun, hindi nila nililinis. Hindi na sila papayagan. Hindi na sila papayagan. Kasi po, tingnan ninyo, anong oras ngayon? Alas 6 pasado. O dadaan yung mga magpapasok sa trabaho, papasok sa eskwela. Tapos makikita nila, puro basura. Eh, hindi naman yata tama. Ayan naman ang ating basaw, tayo pakisunod natin. Inaakap natin ang kaya natin akapin. Pero napapanahon na naibalik ang kalye sa taong bayan. Yes. Yan naman ang, kung gusto nilang makapaghanap buhay, doon sila sa area na kung saan kaya pa namin silang liisin, tolerable pa sila. Pero, may obligasyon, huwag silang magbibigay kahit kanino. Ang babayaran lang nila, 8 nib sa umaga, 8 nib sa hapon, tapo rin sa isang araw. May resibo. Kasi dyan, sa pagbibigay na sobra, may sisiga. Pag may sumiga, may mag-oorganisa. Pag may mag-oorganisa, lalakas ang loob, iahatag sila, lalatag sila lahat. Okay. Eh sila wala namang aalisin sa kanila kung nandiyan lang sa kanila. So far, kami naman ay masaya. Eh pangalawa, kaya hindi na sila po pwede dyan sa recto. May pagawain na ang pamahalaan dyan. Yung LRT sa Arangke, dediretso na hanggang Pier 4. O, tapos yung mga kable ng kuryente sa gitna, o nagtulong na ang City Electrician at ang Meralco, aayusin na siya. So para umaliwalas na yung buong recto. Alright. Yan naman po ang mga plano niya. Maraming salamat po sa inyong panahon, Manila Mayor, Isla Moreno, at syempre sa mga kababayan po natin. Alam nyo na kung saan saan mga lugar kayo pwedeng pumunta para makapag-shopping pa rin dito sa Victoria. Balik po sa inyo siya. Thank you, Mayor. Thank you, Maris. Sir, so ano-an yung specific na areas na hindi nyo? Ever since. Alam nila yan, hindi sila nawala. Nawala sila dito. So tama ba na yung areas na pinapayagan na? Perpendicular road. Sa rector. Except Juan Luna. Juan Luna kasi may biyahe ng Manila Station. So, yung Manatee, bawal magpinto sa mga kaunan na saan gaya ng Manila Street. Yun. Waluna Binondo, Waluna Tondo. Kasi, para magkailigyan ka, ito Tondo sa kapatid. Yun, magtawid mo na kabila. Sa kabila, Binondo side. Pero, isang street lang yan, Ilaya. Waluna Binondo, sa Waluna. Tondo. Soler. Check. Ito yung mga bawal. Bawal yan. Negosyable yan. Check. Soler, ano ba? Recto, buong recto. Mula Asunsyon hanggang Abad Santos. Yung mga dati na nating nilinis. Abad Santos. Yan yung major na nilinis natin. Hanggang ngayon, nananatili. Ano ang mga pwede? Yung mga dati pang natin. Hindi nyo tinanggal yun? Hindi natanggal yun. Ilaya, Carmen Plana, Tabora, Santo Cristo, Tabora, Elcano. Elcano, tsaka San Cristo. Pero, dati-rati, nakikita mo, yan yung bakas ng nakaraan sa pera. Pero, nagsara sila. So, ang ginawa natin, usog na. So, ito yung pinapayagan dati. Nung panahon nila, sir, ito yung pinapayagan dati. Sir, ano lang po yung specific na conditions na binigay po ninyo? Kaya linawin na po muna natin yung policy ninyo. Binabalik ba ang mga vendors? Hindi nababalik. Walang nababalik. Ano lang pala? Bakit parang nagkaroon ng pagbabago na parang pwede nga ulit yung... Walang nababalik.
ko alam kung saan mo nakuha yung balita. Hindi ko alam kung saan kasi ito, ever since... Meron daw kayong announcement on November 7. What specifically was that? You asked that writer kung nabalik ang Recto, kung nabalik ang Soler, kung nabalik ang Juan Luna, Lumen Street, may Quiapo, Carriedo, Avenida, Paura, Pedro Hill, Paz. Meron. It is in my fingertip. I know very, very well because these are mabuhay lanes and major thoroughfares. So, ito namang mga perpendicular road na along Recto sila, July 1, pag-assume natin, nandito pa rin sila, except, kailangan lang nilang umusok. Kaila, ito, dati hindi mo ito nakikita. As you can see, ito yung bakas ng nakaraan nila. Dati, pinapayagan sila nung lumang panahon dito. Pero hanggang dyan yan sila. Left and right. So, walang madaanan dito ang tao. Walang madaanan ang sakit. So, sabi ko, sige, makapaghanap buhay kayo. Manatili kayo dyan, pero hanggang dito lang. Okay. So, para malinaw, walang changes magmula nung July 1 wala hanggang sa mga sandaling ito na dahil parang sinasabi na malapit ko na mag-Christmas, pinapayagan ko, natin. Okay. Ulitin ko, sinabi ko. Kapag nakabalik sila, nalagyan na. Okay. Yan na lang, para pumayapa kayo. Kaya hindi ko alam kung saan niya na buha yung gano'n. Ayan, makikita mo naman ang maga, hapon, tangali. In Pasko, I would ask you, if I'm not asking too much, tambayan nyo yung Recto, Juan Luna, Soler. May meron lang mga, yung tawag yun, sniper. Pero natataboy naman ang bus. Okay. Mayor, so ulitin lang po natin yung mga lugar na kung saan pwede pa rin magbenta ng walang sawa ang mga vendors. Saan-saan mga lugar po yun? Ay, yung mga perpendicular road, Baya Recto. Laya na. Laya. Planas, Pabora, Santo Cristo, saka Elcano. Ngayon, may inalis kami ngayon, yung Pabora. So, bakit? Eh, nagkalat sila ng basura. So, hindi sila makabalik. O ngayon, mamaya, alisin namin yung Ilaya Binondo. Bakit? O, maraming salamat sa iyo. In-interview mo ko rito. O, dinabisita ko ng madaling araw. Ngayong umaga, nandaming basura. O, hindi sila makakapagtinda. Ito, aksidente, nakita natin sila, malinis sila. Pwede magtinda sila. Mm-hmm. Ilaya, ano yung tinanggal nyo na? Tatanggalin natin. Ilaya. Iba yung tinanggal. Tatanggalin natin mamaya. Yung Ilaya Binondo site. Binondo site. Hanggat kaya hindi sila, mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Okay. Tapos, kasi nagtambak sila ng basura. Eh, nananawagan naman ako. Nakikisumin naman ako sa kanila. Pwede naman maghanap buhay na hindi kailangan maging baboy sa bahay. Ano ang specific condition sa mayor? Kanina binanggit niyo yung basura at yung pagtaklak. Sa kanyang mga huwag sila magbibigay kahit kanino. Kita mo ha, I'll be very honest to you. Yung Carne Planas, nawala ng tinda ng apat na araw. Dahil ako may nabalitaan na nagbibigay sila sa barangay official. Dahil tinatakot sila ng barangay official. Siyempre, yung mga vendor, hindi naman magsusumbong yan. Dahil natatakot sila sa barangay. O, di yung ginawa natin, pinakita natin kung may pamahalang lungsod pa. Sino ba masusunod? Yung barangay official o yung pamahalang lungsod? Okay. O, di nung nalis natin, di lumabas na yung lahat ng... O, ngayon, nag-apidapit sila. May hinihingan sila. May kaso na ngayon yung mga barangay official sa opisina ng police. Sa Special Mayor's Reaction Team. Na doon, isinad nila na hinihingan sila ng barangay official. Ngayon, nakiusap sila kung hindi na raw sila magbibigay. Pinagbalik ko sila noong Sabado, doon pa rin sa Carmen Plan. Pero hindi pa rin sila pwedeng pumunta ng Recto. Okay, tapos bukod po sa bawal magbigay ng photo o maglinis auto, naman ano sila. Maglinis naman sila. Huwag magtatapuan. Unang-una, hindi ba sila nahihiya? Gawin mo, mahal-mahal lang upa sa mall dito, 40 pesos lang sila. Di ba? Ang gagawin na lang nila, maglilinis ng mga basura nila.
Hindi yung parang, hindi ko alam, kung sa bahay hindi nga nila, ganyan sila. Hindi naman po. Ano po yung 20-20-40? Ano yung, so 40-60-80 pesos na per day? No, no, no. 20 pesos in the morning, 20 pesos in the evening, 40 pesos total a day. Yun yung may resibo ng pamahalaan. Yun yung tinatawag nating hawker's fee. Okay. So yun talagang legitimate yun kapag nasa may batas yun. May mga magaan yun. Nasa may mga nag-iikot para mag nasa batas yun. Pero ang bayad doon kada araw o per kada month? Araw o pwede naman per month. It depends kung anong area. Kung halimbawa sila mabubuting loob o para makita namin magkaroon sila ng kapanatagan, bibigyan na sila ng resibo ng business processing office. Okay. Na yung kanilang monthly na babay. At ang isa yung pang kondisyon na mayor, yung dapat nakakadaan oh, yung... Oh, non-negotiable. Okay, ito naman, Maris, non-negotiable yung opening in the roads. Kailangan nila, kailangan pag may aberya, nadadaanan yan, regular na kali, nadadaanan, tapos ang tao nakadadaan ng matiwasay. Kasi alam mo, Maris, there was a time, pag itong mga vendor nasasagi ng matanda, sila pa galit. Yung dumadaan yung tao, pag nasasagi tindahan nila, nagagalit sila. O, para bang kasalanan ng dumadaan. O, para mawala yung away ng vendor at saka yung mga dumadaan. O, adula sila sa tamang pwesto. O, tapos ito, pang taong bayan na. Eh, mawawala ng away, yung alingas-ngas, mababawasan. Huli na lang, sir. Ano po ang ababala ninyo sa mga hindi susunod sa mga patakaran? The same thing will happen to them. Kapag ka hindi sila naglinis, Maris, you should see Ilaya Binondo ngayon. Malulungkot ka. Malulungkot ka tayo. Ano po ang gagawin mo? Ayun nga, sinabi ko nga sa'yo, o mamaya, hindi na sila makakapagtinda. Basta binaboy nilang Maynila. Hindi na sila makakapagtinda. Ano, hanggang kailan to? Hanggang Pasko lang ba to? Or forever na to na ganito yung policy ninyo na pinapayagan dito sa mga specific areas that you've mentioned na pwede sila? Eh, awa naman ng Diyos, Maris, wala pa naman nagbabago sa sinabi ko. Okay. Simula July 1, no? Diba, ako isinubo. No, hindi, pansamantala lang yan. O, sabi, isang linggo lang o dalawang linggo lang. Awa naman ng Diyos, apat na buwan na wala pa nagbabago. O, pangalawa, may mga nagpapaputok dito, Maris. Ayaw ko, baka yun ang nakarating sa inyo. Papayagan na tayo, Pasko. O, kasi alam mo bakit. Yung mga organizer, kating-katinapot niyan na makapaglagay sa mga kung sino pwede magsulat na para ba pinipressure kami. Hindi nyo kami mapipressure. Mananatili ang pulisya namin. Dahil alam namin, gustong-gusto ninyong latagan muli at isarado yung record. Managinip kayo. Alright. Thank you, Mayor. Thank you, Marie. Thank you. Hindi naman, naawa lang ako sa Maynila, mm-hmm. With all honesty, nung nakita ko yung basura doon. Tingnan mo, hindi naman sa ano, pareho silang may tinda, di ba? O bakit naman ito, anong pinagkaiba ng mga manininda rito sa manininda doon? O dito, malilinis sila sa buhay. Doon, mga baboy sila sa buhay. Parang mali yan. So dito, siyempre, yan, good for them. Makapaghanap buhay sila. Pero yung ganun, kahit sino man kasama ko, ewan ko kung nagugustuhan nyo yung nakita nyo. Kita mo yung alimuom ng kali, uhugasan pa namin maya-maya yan. Ayok, you don't mind. You can. Sana si Kenneth. Mga anong oras kayo magpa-flashing? Every day yan. Ako, 6:30 to 7 ko na. Yung yung alimuom, yung nakikita mo yung lansa, inamoy mo ngayon, yan yung tinda sa gabi. Araw-araw ng Diyos, ginawa ng Diyos, alagang pinu-flashing na. Kaya lang, pagka ganun naman ng ganun, sasawa ka din. It's either magdisiplina sila ng pusa, o huwag na silang magtinda. Isa nga nakakita, yung Carmen Plana, sila pa nilalagay. Bakit? Kasi gusto nila makuha yung ano yun. Kaya sila nalabot. It's a never-ending thing. So, we have to be certain. Ako, mahal ko sila. Pero kailangan mahalin nila ang sarili nila. Pag hindi nila mahal ang sarili nila, walang mangyayari. Mayor, thank you so much for having me. Thank you.
Anytime. Okay, Yorby, i-clear lang natin kasi may lumabas sa inquirer.net na inaalaw nyo na po yung mga vendors para ngayong Christmas season ha, dito sa Divisoria. Paki-clear po, Mayor. May chismis yun. O ngayon, ang challenge, huwag na yung salita ko. Look around. Just go look around. Sabi ko sa inyo, Juan Luna, Tondo, Juan Luna, Binondo, Soler, Tentay Recto, non-negotiable. Diba, angamong ko sa inyo, pag nabalik yan, nalagyan na ako. Ako naman, huwag nyo na panghawa kayo salita ko, di silipin nyo. Kaya nagulat ako doon sa sulat nung kung sino man yun. No? Same thing, same rules will be applied since July 1, all perpendicular roads except Juan Luna. Like in the case of Ilaya, Carmen Planas, Tabora, Santo Cristo, Elcano, so doon pa rin sila. Pero may bagong rule. Ito, nasa likod ko yung rule. The thing speaks for itself. Na hindi na po pwede, na hindi madadaanan yung perpendicular road, katulad ng mga nabanggit ko, kailangan madaanan ng taong bayan. Pero pag dumuon sila sa recto, ay non-negotiable. Ngayon, pangalawang natin pag-isuyo, maglinis sila. O ngayon, kanina naumay ako sa dami ng basura sa Ilaya Binondo. Sa Ilaya Binondo, ang penalty, hindi na sila makakapagtinda mamaya. Sir, lahat sila doon. Lahat sila doon. Lahat sila doon. Lahat sila doon. Sabi siya, I'm certain because I can... Sa totoo lang, kung dila ko naawa sa kanila, pati perpendicular road, pwede ko namang tanggalin. Hindi, kaya lang gusto ko silang lingunin. Pero kailangan nilang magkusang disiplina. Ngayon, katulad niya. Ano ba pinagkaiba ng Ilaya Tondo sa Ilaya Binondo? Parehong Ilaya lang yan. Hanggang doon yan. Kami, Santo Niño. Bakit doon baboy na baboy? Bakit dito malinis naman? So yung order for one day lang? Eh, we'll see. Katulad, halimbawa, ng sa Kotong naman, yung Carmen Planas, mga vendor doon, nalaman ko nag-aabot sa barangay. Sinara ko. Ngayon, nag-apidapit sila. Hindi na raw sila magbibigay sa barangay. Ako nagpo-proteksyon sa vendors. Yung vendor, ayaw proteksyonan yung sarili nila. Hindi ko maintindihan. Anyway, we'll see. Basta tuloy ang polisiya. Walang pagbabago. So every year, Pasko, ito talaga yung pinupulot. Yan ang pinapangarap nila. Yung mga palusot ng mga organizer. Makakabalik kami sa ano? Makakabalik kami sa Pasko. Makakabalik kami sa Pasko. Siyempre, pinapuputok nila yan para yung mga vendor maglalagay sa kanila. O paglagay sa kanila ng vendor, tatakbuhan nila, itong mga organizer, tatakbuhan nila ng pera yung mga vendor. Bakit? Kasi hindi mailalatag hindi makalatag sa recto Kaya sino nato longest? Nanolonges na naman yung mga organizer. Kaya may mga press release sila. Mag-press release sila kung gusto nila mag-press release. Kaya naman, ako naman, ang challenge ko sa inyo, huwag nyo nang panghawakan yung sinabi ko. Bumisita kayo araw-araw sa recto. Pagka may nakita kayo nagtitinda sa Soler, sa Juan Luna Tondo, Juan Luna Binondo, Blooming Treat, Carriedo, Paz, sa Paypaco, Pedro Hill, sa Paura. Alam mo, mahirap magbuhat ng bangko, pero sinubok tayo na, sabi, isang linggo lang yan. Matapos ang linggo, dalawang linggo lang yan. Matapos yung dalawang linggo, isang buwan lang yan. O tapos sa isang buwan, hindi ko mabilang. Apat na buwan na. Basta ako, wala akong masamang intention. Gusto ko silang maghanap buhay. Ayusin nila ang sarili nila. Pero kailangan ibalik nila ang kalye sa taong bayan.
sapat lamang at bagay lamang at karapatan lamang taong bayan na magamit niya ang kalsada. Nothing more, nothing less. Mayor, layo po pala kayo sa Didi Don Albino at pasensya na po sa ating ibang mga kasamahan sa media. As for linawin ko lang po, no, yung pong ilayan na inyong inikot kanina, ipapagbabawal nyo na po ba yung mga vendor to? Kasi ang dami karat eh. Di ho ba, sila'y nakapagahanap buhay. O eh, kaso binaboy naman nila kanina. O, tingnan mo. Eh, kahit naman sino siguro, sasamaan loob. Pero yun mo, inalis ko na ako itong. Inalis ko na yung para kay Edith, kay Patty. Tapos, iningi ko lang dalawang lane. Tapos makapagganap buhay sila sa Nangka, sa Wakali. Tapos, anong ginawa nilang kapalit sa taong Maynila? Basura. Masakit naman yata yun. Para bang wala pala talaga kayo katinuhan sa katawan eh. Eh bakit naman itong ilayang ito? Malinis to. Ayan eh, kayo nang tumingin. Kayo maghusga. Kaya hindi po pwede. Hindi talaga... Kaya kumisan, hindi niyo ako masisi, halos hindi ako matulog, kakabantay sa kanila. Pero may dumarating ang oras na kailangan ng buhay, misan kailangan na ng tuldok. Ano daw ang tutuldokan, sabi ni Kuya Melo? Yung mga yan. Hindi napaparusahan. Hindi naman tayo magpaparusa. Ang sinasabi lang natin, tuturuan sila natin ang leksyon. Dahil binaboy nila yung Ilaya Binondo, wala na silang tinda dyan. Wala nang tinda ko yung Melo, ha? Ngayon, mag-usap-usap kami ulit. Katulad na nangyari sa Carmen Planas, naglalagay sila doon sa mga barangay official. Nalaman ko. Diba, si Edith, si Pati hindi tumatanggap, si Chairman, si Kagawad tumatanggap. Anong gobyerno meron tayo? Magkano pinag-uusapan natin? Ando doon sa affidavit nila. Kasi, nung una, nag-deny pa, meron kaming data. Sabi, ba't pa kayo naglalagay? Hindi ko maintindihan sa vendor. Meron na silang mayor na nagpo-proteksyon sa kanila. Nakakausap nila. Bakit sila natatakot pa doon sa mga barangay official? Di pinakita namin, di apat na araw silang hindi nakapagtinda. Di na nga bulok ang prutas nila. Ngayon, nakiusap sila. Binalik ko sila nung Biyernes, anong Sabado. Pero sa kondisyon, huwag na lang uulitin. Last na yon na maglalagay kung kani-kanino. Inalis ko na nga yung kay Eddie at saka kay Patty. Ang babayaran ng nila, gobyerno. Sino ba masusunod? Yung mga na doon sa baba, yung mga tulongges o pamahalaan? Siguro natuto na sila. Ito, ganun din mangyayari sa Ilaya. Binondo ha, baka magkagulo, kawawa naman itong mga ito. Ito, malilinis dito. Doon, ubos na sila. Pahinga na muna sila. Maraming salamat. Yan po si Manila Mayor Isko Moreno. Kaya maya mag-ipon siya at tapos didiretso siya doon sa may pantayon ng Andres Olifacio kung saan magsasagawa siya ng flag raising as Sir Ripongi. So, yan muna ang balita mula dito sa Dinosaur yung sabihin tayo ni Umali ng GMA Super Radio, DZ to UB. Pero kailangan may alam mo yung iniingat ko lang naman, usap ko. Wala naman na tayong hinihingi. Sige, thank you sa inyo. Thank you po. Ako ay magtatrabaho na. Magpa-flag racing kami. Ayan, pakamay na naman. Mayroon ka picture naman. Mayroon ka picture po. Mayroon ka picture po. Nag-ceremony na. Kapaputan na ako ng flag-ceremony. Ingat mayor ha. Okay boy. Hi. Ten. Thank you.
Kape, kape.